Ang mga bituin ang isa sa mga pinakamalalaking bagay maliban sa mga black hole sa universe. Ang araw halimbawa, maliban sa pagkakaroon ng size na abot sa 109 Earths, ang araw din ang nagkoconstitute sa 99.8% total mass ng solar system. At kung inaakala mong pinakamalaki na ito, well, nagkakamali ka. Dahil ang pinakamalaking bituin na UY Scuti ay umaabot ng 1,700 times ang laki sa araw natin yan. Kaya hindi nakakabigla kung bakit mahirap na ma-eject ang isang bituin sa galaxy nito. Para makatakas sa hila ng galaxy, kailangan mapropel ng bituin sa bilis na 1,600,000 miles per hour. Pero halos kalahati ng mga bituin ang estimadong intergalactic, ibig sabihin normal lang daw to. Sa totoo nga, may nakita mga astronomers na departure ng isang bituin noong 2019 nang ang central black hole ng galaxy natin ay naitapon sa void. At kahit pa hindi tayo malapit sa kahit anong supermassive black holes, may ilang mga potential causes na mangyari sa atin. Sa susunod na 4.5 billion years, ang galaxy natin ay sinasabing babangga nga sa Andromeda Galaxy, dahilan para mag-merge ang dalawa at gumawa ng isang bagong system. Mula sa perspective ng bawat bituin at mga planeta, tila hindi naman malaking bagay ito in terms of collisions, lalo na given ang malayong pagitan nila sa isa't isa. Ganun paman, hindi ibig sabihin nun wala nang pagbabagong mangyayari. Ang impact ng galactic merge ay magbabato sa mga bituin, mga planeta at iba pang mga bagay. At ang araw natin ay maaring isa sa mga maitapon papalabas. Kahit pa ang Andromeda ang pinakanakikitang dahilan ng pangyayari, may ilang mga phenomena kaya ng malapit na supernova o pagdaan ng isang black hole na maaring gumawa ng nasabing pagtilapon ng araw. Kahit pa nga manatili sa pwesto ang araw, posible na sa pagdaan ng isang rogue star, ang Gliese 710, madidisrupt nito ang mga orbits sa solar system. At syempre, alam naman natin ang pagbabago sa axis ng Earth o pagdating ng isang malaking solar storm ay magdudulot ng permanenteng damage dito sa planeta natin.